Bukod dito, ang gagawin natin ay mag-makeover tayo. First, eto natin. Kakapit natin yan. Tingnan natin kung kasya siya dito. Alright. Okay. Tutan natin ito. Okay. M-Series. Telecaster Bridge. Ceramic. In addition to this, isasama na rin natin yung tungkol sa pag-i-install niya. Tapos yung makeover ng gitarang ito. Install natin siya. Okay ito. Covered siya. Kasi minsan, pagka naglilinis ka ng pickup, napuputol yung coil. Sa dalawang wire na to, ang hot ay yung white. Basahan natin ang DCR. Wax spotted nga siya. Tama. Basahan natin. White ang hot. Black ground 7.9. Oh, para sa jack, papalitan din natin ng tuners. Ng jack plate, string tree, pick guard, and eto, try natin kung ano ang performance ng strings na to. Titingnan natin kung stable siya, titingnan natin kung okay ang response niya sa intonation tsaka sa setup. Sabi ay coated. We'll see. Okay, so yan ang mga gagawin natin. Ang gandahan nito, ang metal part nito, okay, metal yung bridge, metal din to. Nakakonekta siya doon sa isang coil, sa ground coil nito. Sabihin, kung ito, kung kakabit siya dito, ibig sabihin grounded to, kung grounded to, ito tornilyo mo. Pag tinornilyo mo yan, ibig sabihin, grounded na din ito, itong bridge mo. Loosen nyo muna ito bago magputol. Okay, sukatin natin. Medyo mag-a-adjust ng konti sa mga butas. Hindi sakto. Para tumama siya sa butas nito, ganun ang gagawin natin. Kaya lang ang problema natin, ito, may gap tayo doon. Dito almost tama na rin. Kung susundin naman natin itong butas dito sa harap, tsaka dito, medyo lalaki ang kawang dito. Ngayon, pwede natin iisod ng konti ito. Dito. Di bale, i-meet natin siya halfway. So, yun. Pag bumibili talaga online, ay napakabihira yung magiging match. Pero nagagawa naman ng paraan yan. Ito case natin. Kung ipapantay natin dito, pantay siya dito, pantay siya dito. Okay. Ito, tolerable to. Almost okay naman din. Kaya lang, problema natin, ito. Alright. So, yun. Kung dito naman natin ipapantay, lalayo yung neck. Pick up. Hindi po pwedeng ganito na ganito. Kasi sobrang laki dito.
mimit natin siya sa gitna lang. Tupagi natin. Ito. Alright. Linisin muna natin ang paglalagyan. Pwede sana natin na isagad hanggang dito, kaya lang ito, dikit na dikit. Kung nilagay natin itong pickup, magkakaproblema tayo dito kasi hindi siya masyadong pantay. So, didikit siya doon. Ito ang tendency nito, kaya makikita natin mga neck pickup ng tele, nakaganon. Kasi nga, sagad na sagad. Okay, so buo na decision natin, i-atras natin ng kaunti siya. Okay lang na may konting gap doon. Walang problema yon, lalagyan na lang natin siya ng cloth tape. Kasi kailangan din natin i-consider to eh. Bukod doon, kailangan natin consider to. Baka masyado namang malaki ang gap. So, babalansihin lang natin siya. Okay, so naikabit na natin siya, nalinis na din, napaltanan din natin ang nut, button. Nagawa naman natin ang paraan para mag-fit dito, the same time reasonable tayo dito, tsaka dito sa lugar na to. Sa packaging niya is okay. Ito ang nasa loob. Ang nakalagay ay nickel plated, bright, standard gauge coated. Okay, silipin natin. Compared sa mga elixir, okay din. May pagka-smooth din yung feel. Malakas bang sagapin ng magnet? Okay din ang pagka-steel. Alright. So, ibig sabihin, tinutunol siya. Meron kasing mga strings na hindi masagap ng magnet. Eto, to, kalimitan. Walang tunog mga nito. So, tingnan natin. Okay naman siya, yes. Okay, since na andito na rin naman, ganito ako maglagay ng string. Okay. Kasagad doon sa dulo. Doon. Ngayon, hilahin ng ganyan. Sa gantong tele, o sa mga Fender style, ang allowance ko lagi, pag hanggang dulong ganyan, dito kagad. Okay, tatandaan ko yan. Pasok ko dito. Okay, yon yung palatandaan ko kanina. Tapos, tataas ko na kagad siya. Pataas. Pataas na ganun. Okay. Then, iwawind mo siya. Bakit pataas ang sinasabi ko? Kasi ang tendency ng string, pag sumikip yan, may iipon sa gitna.
since mataas to, naipon sa gitna, nakalock siya. Okay, so ganun. Pag nataas na, kita niyo, nakataas. Habang ganito, and then, putuon ako siya. Ganyan. Pinapalapat ko siya doon, tapos pinapakiskis ko para, kasi bago natin ito, para magkaroon siya ng yung slot para tumama kaagad. Alright. Ayan. Do the same for the rest. Ang coil niya, dalawat kalahati lang. So, yun yung palatandaan ko. Hanggang dito. Kung ito ang stringan mo, hanggang dito. Hanggang dito. Balik. Suot. Taas. Ikot. Ganon ang gagawin sa lahat. Okay? Tingnan natin ang alignment. Well, I think okay ang alignment niya. Maano pa to? Mahihirap pa to. Pagkakakabit naman ng bridge. Yes, okay naman. Mas madaling sabi. Okay naman ang pagkakakabit natin. Pati ng pick guard. Kasi kung sala yung kabit ng pick guard, yung alignment mo, so ibig sabihin magkakaroon tayo ng problema dito. That means okay siya. So ang tingin ko sa strings, okay naman. Madali naman siyang ma-intonate. Consistent naman. Tsaka tama, bright yung, medyo bright nga yung tunog niya. As advertised. Siguro wait na lang natin yung may-ari para siya mismo ang mag-test ng kanyang gitara. Thank you.